Magandang gabi po. Sa gitna ng umiiral na gun ban para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, nabulabog ng pamamaril ang nakatakdang graduation ceremony ng Ateneo Law School sa Quezon City. Lumalabas na napatay ang dating mayor ng Lamitan City, Basilan na si Rose Furigay, kanyang bodyguard at isang security personnel sa Ateneo. Hawak na ng mga otoridad ang suspect at mula sa Quezon City nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano, anong latest? Ivan Pia, nananatiling naka-lockdown ngayon ang Ateneo de Manila University kasunod ng insidente ng pamamaril sa loob ng campus. Nakatakda ngayong araw ang graduation rites ng Ateneo Law School sa University Campus sa Quezon City nang mabulabog ito ng pamamaril. Sa isang pahayag, sinabi ni Basilan Representative Mujib Hataman na napatay sa insidente si dating Lamitan City Mayor Rose Furigay, isang bodyguard niya at security personnel sa Ateneo. Nasugatan sa pamamaril ang anak ni Furigay na kasama sa mga magtatapos sana ngayong araw. Bagamat nahuli na raw ang suspect sa pamamaril, hiniling ni Hataman na laliman pa ang imbestigasyon para matukoy ang utak sa krimen. Kinundin na rin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang insidente. Kwento sa GMA News ni Chairman Darwin Hayes ng Barangay Loyola Heights na sakop ang Ateneo Campus nang tumakas ang gunman, nakapagpalit pa raw siya ng damit. Pagkatapos mamaril, nagtangka raw itong kumuha ng tricycle pero nahabol ng mga tanod. Nang makarating sa isang parking lot sa harap ng barangay hall, namaril pa raw ang gunman hanggang makakuha ito ng isang getaway car na kalaunay inabandona. Pero na-corner din daw ang gunman. Kinukumpirma pa kung dalawa ang salarin o suspect sa insidente. Sabi ng Supreme Court, dadalo sana sa graduation rites si Chief Justice Alexander Hesmundo pero hindi na siya pinatuloy dahil sa insidente. Nag-iimbestiga na rin ang NBI ayon sa ahensya at sa Justice Department. Ikinagulat naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente. Nakiramay siya sa mga naulila at sugatan at tiniyak niya ang masusing imbestigasyon sa insidente. Iban dahil sa pamamaril ay kanselado o kinansela ang graduation rites ng Ateneo Law School at makikipag-ugnayan na rin daw sa mga otoridad ang universidad. Ivan? Kumusta, Dano, ang mga estudyante at faculty kasunod ng insidente? Sa ngayon, Ivan, nananatiling on lockdown pa rin ang Ateneo de Manila University Campus. Nandito tayo sa harapan ng Gate 3, yung isa sa mga main entrance and exit points dito sa Ateneo. Nakausap natin kanina si Professor Tony Abad ng Ateneo Law School na nakita natin dito. No? Galing siya sa, papunta sana siya dito nang mangyaring insidente at hindi na rin siya pinatuloy papasok. Pero sabi niya, sa pakikipag-usap daw niya sa mga kasamahan, co-faculty members ng Ateneo Law School, maayos naman daw ang lagay ng faculty at ng mga gagraduate sana ngayong araw. Yun nga lang, naka-hold lang daw muna sila sa Hyundai Hall sa Arete, sa Ateneo, para bigyan ng debriefing ng pulisya at posibleng kunan din sila ng pahayag hinggil sa nangyaring insidente ng pamamaril kanina, Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Isa na pong public health emergency of international concern, ang monkeypox virus dahil sa bilis ng pagkalat nito. Wala pong naitatalang kaso ng monkeypox sa Pilipinas ayon sa Department of Health, pero paalala ng isang eksperto kung gaano kaingat sa COVID, ganun din dapat sa monkeypox. Nakatutok si Von Aquino. I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Deklarasyon ito ng World Health Organization ngayong dumarami ang mga kaso sa daigdig ng monkeypox. Mahigit 16,000 na ang tinamaan ng monkeypox virus sa 75 countries. Ang Public Health Emergency of International Concern ang pinakamataas na level of alert ng WHO na ibinigay rin sa COVID-19 pandemic. Naipapasa ang monkeypox virus sa pamamagitan ng close contact. Kabilang sa mga sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, muscle at back pain, pati na ang pagkakaroon ng skin lesions o sugat-sugat na minsay may nana. Tinitignan din ng WHO ang posibilidad na may bagong modes of transmission ng virus. We have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations.
Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Verheire, wala pang nakitaan sa Pilipinas na pasok sa definisyon ng isang suspect monkeypox case. Pero kasunod ng anunsyo ng WHO, muling inisyo ng DOH ang Public Health Advisory kaugnay sa monkeypox. Sabi ng DOH, pinaghahandaan na nila ang pagtugon sa monkeypox kasama ang kanilang partners mula nang tumaas ang mga kaso nito abroad nitong Mayo. Nagsagawa rin daw sila ng online town halls at meetings kasama ang mga healthcare worker, DOH regional offices at local health officials. Sabi ng infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, kung gaano tayo nag-iingat sa COVID, ganun din dapat sa monkeypox. Monkeypox can also be acquired through droplets, no, of respiratory tract, no, so wearing a face mask, washing your hands, no, and for those with skin lesions, always once you're in contact with those with skin lesions, always wash your hands, wash the area of contact, and importante yung personal hygiene. Sabi ni Dr. Solante, dapat i-update ng gobyerno ang interim guidelines sa pag-manage ng monkeypox, lalo't may mga bagong datos anya kaugnay dito. In other countries, the most commonly affected are the men who have sex with men. No? So there are those who also are HIV positive. Without stigmatizing the MSMs, we need to focus on that advocacy that it is also sexually transmitted, not only through close contact or droplet precautions. Bahagi rin daw ng pagtugon sa isang public health emergency ang paglalagay ng special border control policies para ma-monitor ang mga pumapasok sa Pilipinas, lalo kung galing sa mga bansang may monkeypox cases. Dapat daw bumili ng bakuna ang gobyerno at i-expand ang testing capacity, lalo't RITM at Philippine Genome Center pa lang ang may kapasidad na mag-test ng monkeypox ngayon. I would highly encourage, no, that the government should also extend the testing capacity not only to these two institutions but also to other government and private hospitals so that we may have a very expanded testing capacity. Sabi ni Solante, wala pa raw aprobadong treatment laban sa monkeypox. Ina-isolate lang ani ang pasyente para hindi makahawa hanggang sa mawala ang mga skin lesions nito at binabantayan para sa komplikasyon. Von Aquino nakatutok, 24 oras. Samantala, tumaas pa ang COVID positivity rate sa Metro Manila ayon sa Okta Research. Mula sa 12.7% noong July 16, umakyat po ito sa 14% itong July 22. May 10 lugar naman sa bansa na nakitaan na lagpas sa 20% na positivity rate. Yan ang Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Aklan, Antique, Capiz at Isabela. Pinakamataas sa Aklan na nakapagtala ng 32.6%, pero mas bababa ito kumpara sa 35% noong July 16. Ang positivity rate ay ang porsyento o yung bilang ng mga nagpo-positibo mula sa bilang ng mga tinetest. Sa datos ng DOH kahapon, 3,604 ang nadagdag na mga bagong kaso. Pinakamataas na bilang yan sa nakalipas na mahigit 5 buwan. Isang bagong Omicron subvariant naman ang na-detect sa ilang bansa gaya ng United Kingdom, Amerika, India, Australia at Germany. Yan ang BA.2.75 o Centaurus. Itinuturing ito ng WHO na variant of interest na ibig sabihin, minomonitor ito pero wala pang ebidensya na mas nakahahawa ito. Wala pa rin nadedetect na ganitong variant sa Pilipinas. Hindi makakadalo sa SONA ni Pangulong Marcos si dating Pangulo at ngayong Pampanga Representative Gloria Arroyo dahil sa COVID. Ayon sa kanyang chief of staff, nagpositibo sa antigen test si Representative Arroyo noong July 15. Mula noon, nag-self-quarantine na siya at uminom ng gamot at supplement para sa COVID na nireseta ng kanyang doktor. Sa kanyang RT-PCR test na required sa mga dadalo sa SONA, nagpositibo pa rin siya. Nakasabay ng mga pulis na naghahanda ang mga tauhan ng Quezon City Maintenance Section sa Batasan Road ngayong hapon. Nilinis at tinabasan ang mga Center Island at bangketa. Naka-lockdown ang Batasan Complex. Pero kahapon, nagkaroon ng rehearsal para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Rantro lang naman po. Scenario building lang po kami, ma'am. Yung mga kung ano po yung gagawin tomorrow para pagdating po ni Presidente bukas, ano na po, alam na po din ng mga staff po nila ng Malacañang yung proseso po na gagawin.
May kanya-kanyang inaasahan din sa SONA ang iba't ibang sektor. Sabi ni dating NEDA Director General Ernesto Pernia, dapat human development kabilang ang edukasyon at kalusugan ang pagtuunan ng pansin ng Administrasyong Marcos bago ang Build, Build, Build program na magastos at matagal daw gawin. At kung may mga proyektong infrastruktura, dapat din daw maging mas mabusisi. I would really not give too much importance to the Chinese projects. They give us something, okay, but they want something else from us in terms of not complaining or not protesting about the intrusion into the West Philippine Sea. So I would rather go to Japan, to South Korea, to the US and the Euro for loans or official development assistance. Tingin ni Pernia, mas may pagkakaisa ngayon sa mga hakbang pang-ekonomiya dahil magkakakilala na raw ang economic team ni Marcos. Ayon naman sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, dapat tigilan ng gobyerno ang pag-utang at paggastos ng lagpas sa kakayahan ng bansa. Mungkahi niya, sinsinin ang pambansang budget. Ano ba yung pwede nating i-defer, pwede nating kanselahin, huwag na nating ipagpatuloy, no? Dadaan po yan sa proseso. Sa aking palagay, magkaroon ng priority. Ang prioridad natin ngayon ay pagdugtungin ang ating mga bukirin sa pamilihan. Dugtong ang ating mga palaisdaan papunta po sa merkado. Magkaroon po tayo ng mga cold storage, magkaroon po tayo ng tama pong infrastructure. Lalong-lalo na ang ating pong kuryente. Hiling naman ng grupo ng mga guro, ipagpaliban muna ang pagbubukas ng klase sa August 22 dahil masyadong maaga at hindi pa raw nakakabawi ang mga guro sa pagod ngayong katatapos lang na nagdaang school year. Sana rin daw, tumaas na ang sweldo nilang mga guro, bagay na dati na raw isinulong ni Pangulong Marcos noong senador pa siya. Ngayon, mas madali nang gawin yan, no? Dahil kung ikaw na ang presidente, no? At hawak mo ang super majority in both houses of Congress, bagong presidente, bagong administrasyon, no? Ay merong pag-asa po, no? Hindi naman po kami sumusuko. Ang mga ordinaryong Pinoy naman, ano kaya ang inaasahan o nais na marinig sa unang SONA ni Pangulong Marcos? Yun nga po, yung bigas, pagbaba ng bigas, tsaka yung krudo ng gasolina. Yun lang yung para sa akin. Bayad sa Meralco, sa tubig, dapat mabago na yan. Tapos yung kahirapan ng tao, tsaka dapat yung trabaho. Yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Maayos na pamamalakad lang. Kami mga estudyante, nabuhambiyahe, ganyan po. Kaya sana po talaga mapababa po ni President Bongbong Marcos po yung pagtaas po ng gasolina tsaka pati po mga bilihin kasi sobrang taas na po. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ang mga bombero sa naglalagablab na mga bahay na yan sa Barangay Guadalupe sa Cebu City. Apat ang napaulat na sugatan sa sunog. Base sa investigasyon, sumiklab ang sunog sa bahay ng isang residente hanggang sa nadamay na ang mga kapitbahay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Umabot sa halos kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Samantala, iniimbisigahan ngayon ng mga otoridad ang nag-viral na SUV at motorsiklo na nag-counterflow at may wangwang pa. Pero hindi pinalusot ng isang motorista. Agad na huli ng PNP Highway Patrol Group ang motorcycle escort na may peking sticker pa ng HPG sa kanyang motor. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakipagmatigasan ng motoristang kumukuha ng video ng isang motorcycle escort at SUV na nag-counterflow sa kanyang linya dahil traffic ang kabilang lane. Bawal yung ginagawa niyo eh. Napaatras niya ang SUV at escort nito. Hindi porkit may ano kayo, may mga escort kayong ganyan, pwede na yan. Nangyari ito sa Silang Cavite kahapon. Agad din upload ng motorista ang video. Nag-viral ito at nakakuha ng mahigit 1.6 million views. Hanggang napanood ito ng mga taga-highway patrol group at mabilis silang nag-imbestiga. Hanggang kagabi, inabangan nila sa highway sa Silang Cavite ang motorcycle escort at hinuli dahil sa mga blinker nito. Nag-counterflow din umano nung gabing yon ang rider ayon sa HPG. Pinagbabaklas ng pulisya ang mga blinker at sirena ng motorsiklo, pati na ang sticker nito na logo ng HPG. Tiniketa ng rider at kinumpiska ang lisensya. Paglilinaw ng HPG, hindi pulis ang motorcycle escort sa viral video, kundi isang traffic enforcer. Magkamukha lang daw ang motorsiklo nila. Pareho po silang ng design at meron pong number. At meron pang nakalagay na sticker na logo ng Highway Patrol, ng Master Rider. So unang tingin niyo po, kanan niyo po para mga pulis.
Nang tanungin ng pulisya, sinabi raw ng enforcer na ang sakay ng SUV na ine-escortan niya nung oras na nakunan sila ng video ay isang mayor. Bine-verify pa ito ng pulisya. Yun lang po talaga yung explanation niya, talaga na pag-utusan lang po. Nag-counterflow pa eh. Matama na nga, nakakadisgrasya po yung ginagawa nila eh. Ayon sa HPG, ang pwede lang bigyan ng traffic assistance o motorcycle escort ay ang presidente, vice-presidente, chief justice, house speaker at senate president. Ang pwede lang din daw magbigay ng motorcycle escort o traffic assistance ay ang presidential security group, highway patrol group at police security and protection group. Hindi raw pwedeng magsilbing motorcycle escort ang mga traffic enforcer at iba pang law enforcers. The rest po, yung mga motorcycle sila are designed po for traffic direction lang po. O kaya may mga umuhuli po dun sa traffic enforcement. Sabi naman ng Land Transportation Office, padadalhan na nila ng show cause order sa Martes ang driver at may-ari ng SUV pati ang escort nito. Kabilang sa mga tinitignan ng LTO na paglabag ay reckless driving na may multang 2,000 pesos, counterflow na may multang 1,000 pesos, at unauthorized accessories na may multang 5,000 pesos. Marami kayong pwedeng i-charge sa kanya. Meron tayo yung Section 27 of 4136 na inappropriate person to drive a motor vehicle. It's may tantamount to revocation or suspension. Sinusubukan pa ng GMA News na makuna ng panig ang traffic enforcer. Kapwa naman pinuri ng HPG at LTO ang motoristang kumuha ng video. Tama yun. At I really praise him for being a concerned citizen. Malaking tulong sa LTO. For me, he's a brave man or she's a brave man and we salute him po from the bottom of the heart of HPG po. Plano ngayon ng HPG na baguhin na ang kulay o disenyo ng kanilang mga motorsiklo para hindi na magaya ng mga sibilyan at iba pang law enforcers na gusto raw magpanggap na pulis. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Isang buwan bago ang balik eskwela, mabenta na sa Marikina ang mga sapatos pamasok. Pero ang ilang magulang, hindi raw prioridad ang pagbili ng mga bagong gamit. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilang linggo na lang balik eskwela na ang mga mag-aaral. Excited na raw si Gladys mamili ng uniform para sa anak. Gusto ko nakikita ko yung anak ko na mukha talagang nag-aaral tingnan. Kasi syempre, excited sila na naka-school uniforms, naka-bag. Sa baklaran, mangilan-ilan pa lang ang nagtitinda ng school uniform. Pagkakataon na raw ito para sa tinderong si Joseph na maibenta ang mga naimbak na uniform dahil sa pandemya. Dating presyo raw ang mga tinda niya. Ang mga polo, 65 hanggang 180 pesos. Ang mga pantalon at palda, 85 hanggang 200 pesos. Siguro matumbal yun kasi siyempre parang nagdaan tayo sa pandemya, ma'am. And then sa ngayon medyo hirap talaga yung mga mamimili. Sa amin, medyo mababa kasi old stock nga po, diba? Pero para sa ibang mga magulang na naapektuhan ng kabuhayan, hindi muna prioridad ang pagbili ng bagong gamit sa paaralan. May old uniform kasi siya. Yun na lang yung gagamitin muna namin. Bakit po? Kulang sa budget. Ang bili na lang po ng pagkain muna. Kasi mas priority yun. Ito kapatid ko, yung mga pinaglumahan niyang uniform na magagamit pa po ng mga kapatid ko sa ngayong taon. Huwag persahin kasi wala pang budget. Yung damit na lang na panglakad. Sa Marikina naman, mabenta ng school shoes sa tindahang ito. Matibay talaga po eh. At saka iba talaga paggawa ng Marikina eh. Tumatagal. Yung iba nga, alos wala na talaga, ma'am. Hindi na namin ibenta. Meron ngayon? Ngayon po, bumalik na po. Meron siyang black shoes pa. Kaya kung may masira yung black shoes, may kapalit siyang iba. Maganda kasi yung mayroon talaga silang kagayan shoes, bagong shoes para ganado rin po siya mag-aral. Yung mga luma kasi nila na gamit noon, ngayon sirang-sira na kasi nakatambay kasi hindi nagagamit. Naghanap ng mga mas makamura, makatipid talaga. Dito sa Marikina na tinaguri ang shoe capital of the Philippines, makakabili ng mga dekalidad na mga sapatos at meron din mga ukay-ukay. Maganda rin po yung quality. Matibay pa naman po. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kapos ng hininga at duguan ang lalaking yan dahil sumugod siya sa isang bahay na nilalamon ng apoy para mailigtas ang mga nakatira doon. Siya si Nick Bostic, isang pizza delivery man sa Indiana sa Amerika. Nadaanan daw niya ng susunog na bahay at hindi nag-atubiling sumugod doon
nang hindi pa dumating ang mga bumbero. Una niyang nailabas ang tatlong teenager at isang batang 2 taong gulang. At kahit malaki ng apoy at makapal ang usok, binalikan niya isa pang batang 6 taong gulang. Pinasalamatan ng fire department si Nick dahil kung hindi dahil sa kanya, posibleng hindi raw nakaligtas ang mga biktima, lalo na ang huling batang kanyang ni-rescue. Pero lubhang delikado ang ginawa ni Nick na posibleng ikapahamak. Isang batang 7 taong gulang ang ginahasa at pinatay sa Laguna. Ang 2 na arrest ng suspect na pawang menor de edad, nakatakas sa pangalaga ng Social Welfare and Development Office. Nakatutok si John Consulta. Galing sa source ng GMA News ang CCTV video na ito noong July 6 sa San Pedro, Laguna. Isang batang babae ang may pitpit na pichel para magpalagay ng tubig sa isang kaanak. May 2 lalaki nakamasid sa kanya. Nang pauwi na ang bata, sinundan siya ng isa sa mga lalaki hanggang tuluyang nawala sa kamera. Ang 2 ang itinuturing na suspect sa panggagahasa at pagpatay sa bata. Lumalabas na ayon sa amain ng bata, gabi ng July 6, inutusan daw ng asawa nito ang bata na magpa-charge ng cellphone pero hindi na nakauwi. Hanggang nakita noong July 7 ang wala ng buhay na biktima sa isang bakanteng bahay sa di kalayuan. Nakakalungkot no, na nabalita. Yun ay hindi ho dapat nangyayari sa kahit sino man, no? Let alone na minor pa. Parehong menor de edad ang mga suspect. Nadakip na sila at naharap sa reklamong rape with homicide. Sabi ng hepe ng San Pedro Police, sa panayam ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, umamin ang 2 na nakadroga sila ng isagawa ang krimen. Pagkatapos ng ginasa, parang sinakal. Nakabalot ng mosquito net or fish net, yung kalahati ng katawan. Yung ulo nakatakip ng unan. Pero noong July 15, iniulat ng City Social Welfare and Development o CSWD na nakatakas sila. July 16, nahuli ng mga polis at barangay Tanod ang isa sa mga suspect na edad 16. Hindi na siya nakapalag. Itinanggi niyang tumakas siya. Dinala siya sa presinto bago ibinalik sa outreach facility ng CSWD. Ang isa pang suspect na 17 anyos, kaliwat kanang suntok din ang inabot matapos ma-corner. Pero nasa quarantine facility siya ngayon matapos magpositibo siya sa COVID-19. Oras na gumaling siya, inilipat daw ang 2 sa Kalawan, Laguna. Ayon sa pulisya, madali raw nakalabas ang mga suspect dahil sa maluwag na sistema sa CSWD. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng CSWD. Paiigtingin naman daw ng San Pedro LGU ang seguridad sa kanilang lungsod. We need more police visibility, no? Hindi lang sa police, kundi down to the barangay level. At least every, kung hindi man every corner, yung mga main roads or kung saan yung madadaming tao, malagyan natin ang CCTV camera. John Consulta, nakatutok 24 oras. Super excited na raw si Asia's multimedia star Alden Richard sa mga magaganap sa Pinoy adaptation ng hit Korean series na Startup, pati na sa forward concert niya sa Amerika sa darating na Setyembre. Narito ang aking chika. Maraming malalaking eksena na raw ang nakuna ni na Alden Richards para sa Philippine version ng hit Korean series na Startup. Lulutang daw ang galing nila sa pagganap sa kanika nilang mga eksena. Pero naghihintay raw si Alden, pati na sina Bea Alonso, Yasmin Curdy at Jeric Gonzalez sa isang eksena na mapapahanga ang viewers. Sobrang pinaghahandaan kasi namin yung opening, which is the yung first scene na lalabas lahat ng characters. Hindi pa namin kinukunan yun kasi we're trying to make it as perfect as possible. Pero excited ako doon. Buhay na buhay raw ang katauhan ni Good Boy kay Alden sa maraming mga eksena na kanyang ginawa sa Inaabangang Kapuso series. Nakita niya raw ang sarili sa karakter na ginagampanan. Being an entrepreneur, yes. So nakakatuwa kasi kapag binibitawan ko siya as Good Boy, somehow hindi ko siya binibitawan as Good Boy. Binibitawan ko siya as myself. Biyaheng Amerika si Alden sa Setyembre. Itatanghal ang kanyang forward concert mula East to West Coast sa September 3, 4, 10 at 11. Ginawa ko kasi yung forward sa digital platform lang eh, so wala ko talagang audience. Pero now I'm gonna be able to do the concert with real live audience. Sa mga Aldenatics sa Pilipinas, don't worry daw dahil babalik ang forward concert sa live stage sa bansa. Mas nauna lang siya kasing kunin abroad. And then may mga talks na kami dito. May mga kausap na rin kami, may mga venues na nagustong kumuha sa amin, even sa mga provinces. Pero syempre, inuuna muna namin yung mga naunang schedules.
Sumabog ang paggawaan ng paputok na yan sa Peru. Mabilis ang paglaki ng apoy dahil sa pulbura ng mga paputok, pero agad namang nakaresponde ang mga bombero. 5 ang naitalang nasawi. Ayon sa lokal na opisyal, nag-operate ang paggawaan kahit walang permit mula sa munisipyo. Napasugod ang Animal Kingdom Foundation kasama ang ilang pulis sa Jaen Nueva Ecija dahil sa ulat ng umano'y nagkakatay ng aso. Agad na tinungo ng AKF ang bahay ni Rolando Texon sa barangay Newgan at doon naabutan pa raw nila ito na nagkakatay ng aso. Inaresto si Texon. 5 aso ang nasagip pero may 2 aso nang nakatay. Maharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act si Texon na wala pang pahayag. Dinala na ang mga nasagip na aso sa rescue center sa Capas, Tarlac. Nananawagan po kami no, sa lahat po ng ating mga kababayan sa Jaen Nueva Ecija. Itigil na po natin ang pagmamaltrato sa mga hayop. Itigil na po natin ang pagkatay ng mga aso for human consumption. Sila po ay hindi mga pagkain, sila po ay companion animals. Kaya naman po, kung ayaw po nating maparusahan, itigil na po natin to. Patay sa pamamaril ang isang dating kapitan ng barangay sa bayan ng Biliran, sa Biliran. Ang biktima na sa burol pa ng kamamatay lang na asawa ng tambangan. Yan at iba pang balita sa probinsya sa pagtuto ni Mav Gonzalez. Itong aktwal na pagtakas ng mga salarin na bumaril sa dating kapitan ng barangay Hulita sa bayan ng Biliran sa Biliran. Lumiko pa sila sa rotonda hanggang sa tuluyan ng makalayo. Ayon sa pulisya, nasa burol ng kanyang misis ang biktimang si Crispin Sumayan nang tambangan siya ng riding in tandem nitong Biyernes ng umaga. Dead on arrival siya sa ospital. Nagbigay na ng pabuyang kalahating milyong piso ang dating gobernador ng Biliran na si Roger Espina sa makapagtuturo sa mga salarin. Sa Ormoc, Leyte, patay matapos tumilapon mula sa motorsiklo ang isang babae. Base sa investigasyon, nakaangkas ang biktimang si Antoinette Amandron nang sumalpok sila sa isang papalikong SUV. Nirespondihan pa ng mga rescuer ang biktima bago dinala sa ospital kung saan siya idineklarang dead on arrival. Bistado naman sa bypass operation ng PIDEA ang isang drug den sa Batangas City. Arestado ang itinuturong nagpapalakad ng drug den na si Romeo Sarmiento at 2 iba pa. Kabilang sa mga nakuha sa mga sospek, ang mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Isa na namang bagong silang na sanggol ang inabandona at nakita sa isang bakanting lote sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Walang sakbo, marungis, tadtad pa ng sugat na posibleng kagat ng hayop o insekto. Sa ganyang kalunos-lunos na lagay, natagpuan hapon itong Sabado ang isang sanggol na babae. Narinig ng isang tricycle driver ang iyak ng sanggol na nasa bakanting lote sa Sitio Sangi malapit sa Mactan Airbase sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City, Cebu. Agad itong inireport kay Barangay Chairman Lindel Bolus. Inireport na niya ang insidente sa police station. Dinala ang bata sa Lapu-Lapu City Hospital. Ayon sa sumuring doktor, nasa 5 days old pa lang ang sanggol. Nasa mabuting lagay na ang baby girl. Nakatakda rin siyang i-turnover sa City Social Welfare and Development Office. Tinitingnan naman kung may CCTV camera sa lugar saan natagpuan ang sanggol para matukoy kung sino ang nang-iwan sa kanya. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ako si Femery Dumabok. Nakatutok 24 oras. Aliwang hatid ng panibagong kulitan online ng mag-asawang sina Nico Bolsico at Solen Yusuf. Sa IG post ni Nico, animoy, aagawan kasi ng pagkain si Solen. Kaya naman si Solen, sinunggaban agad ang pagkain. Yun pala, may ibang aabutin si Nico. Biro tuloy ni Nico sa caption, napakasarap makitang nagiging sharing person si Solen dahil sa kanyang pagbubuntis. Quote and unquote, words of wisdom pa niya, huwag mamamagitan sa mga misis at sa kanyang pagkain. Nakakalat na sa labas ng batas sa pambansa mga pulis na nagbabantay sa o magbabantay sa unang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Nakapwesto na rin ang medical tent at mobile hospital ng Quezon City Local Government sakaling magkaroon ng medical emergency. Tinutukan niya ni Jonathan Andal.
Bit-bit ang mga batuta at kalasag. Pre-practice kanina ng batasan ng pulis ang kanilang magiging porma sakaling may mga rallyistang magpumilit lumapit sa South Gate ng Batasan Complex bukas para sa unang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakakalat na rin ang ibang pulis sa Commonwealth Avenue papasok ng batasan. Soft deployment na ito ng PNP para sa SONA sa ilalim ng pinagana na nilang Task Force Manila Shield. Madaling araw bukas ang kanilang full deployment. Nakapwesto na rin ang MMDA personnel kasama ang kanilang ambulansya at ang truck ng libreng sakay. Ang DPWH pininturahan na ulit ang mga markings sa Commonwealth Avenue. Kung handa na ang pwersa ng gobyerno, handa na rin daw ang mga militante na magkikilos protesta bukas. Patapos na ang ginagawang effigy ng grupong bayan. Isa itong upuan na may taas na 12 talampakan. Dito nila pauupuin ang effigy ni Pangulong Marcos. Nag-commit po sila na hindi po sila magsusunog ng effigy. At yun po ang pangahawakan natin. Binigyan po natin sila ng pagkakataon na mag-ere o maglabas ng kanilang mga saloobin. Abangan bukas kung susunugin o hindi. 10,000 tao ang inaasahan ng mga militante na lalahok sa kanilang kilos protesta bukas. Ayon kay dating bayan muna Representative Teddy Casino, magmamarcha sila mula sa UP Diliman papuntang Commonwealth Avenue. Pero hanggang sa Tandang Sora lang sila pwede batay sa utos ng Quezon City LGU. Magkakaroon ng programa along Commonwealth Avenue. So titingnan natin kung hanggang saan tayo makakaabot. May nakapwesto na ring mga pulis at anti-riot gear malapit sa lugar kung saan itinakdang mag-rally ang mga militante. Sabi ng PNP, walang hawak na baril ang mga tauhan nilang haharap sa mga rallyista. Kalasag at mga helmet lang daw ang bitbit nila. Maximum tolerance ang ipatutupan. Kanina nagpatikim na ng kilos protesta ang mga militante nang mag-rally sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati. Kung ang mga militante ay sa Tandang Sora pinayagan bukas, ang mga pro-Marcos group naman pinayagan ng Quezon City Government na magprograma sa Batasan Road malapit sa Batasan Pambansa. Watch party at street concert ang inihahanda ng mga taga-suporta ng Pangulo. Bukas, asahan ang mabigat na trapiko sa iba't ibang parte ng Metro Manila dahil sa SONA. Kaya ang QCLGU at MMDA naglabas na ng traffic rerouting plan. Kung galing EDSA at papuntang Fairview, imbes na sa Commonwealth Avenue, sa Mindanao Avenue na lang dumaan papuntang Quirino Highway o kaya sa Sauyo Road. Ang nasa C5 naman at papuntang Batasan, pwedeng dumaan ng Marikina para makalabas ng Batasan San Mateo Road. Bukas, bukod sa wala ng pasok ang mga mag-aaral sa Quezon City, hanggang tanghali na lang ang pasok ng mga empleyado sa mga opisina ng Quezon City Government. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nagpa-presscon po ang Quezon City Police District kagnay sa imbestigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Manila Campus at Nakatutok Live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, katatapos lang ng press conference ng QCPD at kinumpirma nila na 3 ang patay sa pamamaril sa Ateneo de Manila University ngayong alas 3:30 ng hapon. Kinilala ang mga namatay na sina Rose Furigay, dating mayor ng Lamitan, Basilan, Victor Capistrano, ang executive assistant ni Furigay, at isang security guard ng Ateneo campus na hindi pa nakukuha ang pagkakakilanlan sa ngayon. Ang isang sugatan naman ay si Hannah Furigay, anak ng namatay na dating mayor na si Furigay, at ang ikalawang sugatan ay ang gunman mismo. Kinilala ang gunman na si Chow Chow Yumol, 38 years old, isang doktor, taga Lamitan, Basilan din. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Quirino 3A, makikita ang pag-aresto sa sospek. Nakaabang na ang mga pulis sa itinimbreng van na sakay ang gunman. Nakuha sa gunman ang 2 baril at mga bala. Ayon kay QCPD Director Brigadier General Remus Medina, personal ang motibo ni Yumol sa pamamaril. Sinampahan daw kasi si Yumol ng 76 na kaso ng cyber libel ng pamilya Furigay. Dahilan para hindi nito ma-practice ang kanyang pagiging doktor. Nagdedemandahan daw ang sospek at ang mag-asawang Furigay. Kasong may kinalaman naman daw sa katiwalian ang isinampan noon ng gunman laban sa mag-asawang Furigay. Ayon kay Medina, nag-book lang ng ride-hailing app ang sospek papasok sa Ateneo kaya nailusot ang baril. Humalo daw ito sa mga tao at nang papasok na raw ang mga biktima sa lobby ng gusali sa Ateneo, saka na niya ito pinaputokan. May nakapalitan pa siya ng putok ng baril sa loob. Saka siya ng agaw ng sasakyan sa parking lot ng campus at humarurot palabas ng Ateneo. Nahuli siya sa Aurora Boulevard matapos sumanong may mabangga at pagtulungang gulpihin ng taong bayan. Sabi ni General Medina, isolated case lamang ito at hindi maituturing na active shooting. Kanina ay ipinakita sa atin sa media yung suspect at ngayon ay nakakulong na. Ang sabi niya sa ang maiksila yung binigay niyang pahayag
ang sabi ng suspect ay ilang beses na raw siyang tinangkang i-ambush ng pamilya Forigay. Pia? Alright, maraming salamat, Jonathan Andal. Hulyo pa lang, pero may bentahan na ng mga Christmas decor sa Divisoria sa Maynila? Magkano naman kaya? Alamin natin sa pagtutok ni Katrina Son. Christmas decorations are waving. Wala pa mang Vermonts, heto at buhay na ang diwa ng Kapaskuhan sa Divisoria sa Maynila. Kahit Hulyo pa lang, maaga raw na nagsimulang magbenta ng Christmas decorations at Christmas lights ang ilang mga nagtitinda rito sa Divisoria. Ang taga-Real Quezon na si Irvy Merto, madaling araw pa raw ay bumiyahe na para dumayo sa Divisoria. Kabilang sa target na yung bilhin ay ang ilang dekorasyong pampasko. Iwas mo yung siksikan po, tas mas mura na po siya. Saka hindi na hassle pag mamimili ka po ng wala pang Vermonts. Pag Vermonts po, marami na pong namimili eh. Nakagisnan din daw ni Irvy na bago pa mag Vermonts, dapat ready na para sa Pasko. Naalala ko nung bata kami, September, October, may Christmas tree na kami sa bahay. Ganun po. Tapos inalisan namin siya mga January 3rd week na. Ang mga parol, mabibili ang maliliit sa halagang 1,500 pesos ngayon. Ang medium size naman ay mabibili sa halagang 2,000 pesos habang ang large ay 3,000 pesos. Pagpasok daw ng Vermonts ay tataas agad ito ng 500 pesos o mas higit pa, lalo na kung mas papalapit na ang Pasko. Ganito rin sa presyo sa mga Christmas lights. Ang mga LED lights na 100 lights per box ay mabibili ngayon ng 180 pesos. Pagpasok ng Vermonts ay nasa 250 pesos na raw ito pataas. Mas mura na, mas maganda pa kaysa sa pagpasok ng beer. Mataas na. Bukod nga sa mas mura bumili ng Christmas decoration ngayon, tulad na lamang nitong parol na gawa sa Capiz shells. Kung titingnan ninyo, mas pulido raw ang pagkakagawa nito at mas maraming ilaw. Pag pumapasok na raw kasi ang Vermonts, mas marami nang bumibili at mas marami nang kailangan i-produce. Kaya naman ang ending, mas nababawasan raw yung ilaw na inilalagay sa mga parol na katulad nito. Payo nila sa mga mamimili, kung may naitatabi ng konti sa budget, ay mainam na raw na simulan na ngayon pa lamang ang pamimili para sa Paskong Tatak Pinoy. Yung culture natin mahilig tayo sa mga okasyon, lalo na pag Christmas, pinaghahandaan, malayo pa. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Pinasaya ng GOT7 vocalist na si Yongjae ang kanyang fans sa first solo mini-concert kagabi. Dinumog din ang kanyang fan signing event. Silipin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Hello Philippines! I'm Yongjae! Pinakilig ng K-pop idol na si Yongjae ang kanyang fans sa kanyang first solo mini-concert sa New Frontier Theater sa Araneta City sa Quezon City kagabi. Sa 2022 Yongjae mini-concert Sugar in Manila, ilan sa mga kinanta ng GOT7 vocalist ay ang focus. Na-na-na. At Crema. Happy ang fans na makajamming si Yongjae. At makalaro siya sa games. Bukod sa nakita nila ng personal, nakapagpa-autograph pa sila kay Yongjae sa kanyang fan signing event. Masaya rin daw si Yongjae sa pagbabalik niya sa bansa. It feels so amazing and so beautiful. Such a beautiful guys and... Yeah, it's still a long time to see. October 2019, huling nag-concert ang GOT7 sa Pilipinas. Kaya tuwang-tuwa naman sa pagbabalik ni Yongjae ang GOT7 fans. Oh, Yongjae, we're happy to see you here in Philippines. Come back at all. Happy to see you. Balik ka ulit. Mag-ibay ka man. Oh my God. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, abangan po bukas ang special coverage ng GMA News and Public Affairs sa unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos.
At yan po ang mga balita ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.